Ano pong update sa anak ng Matthew Dunker? Now we're at the post production na po, and then we'll do our premiere night sa UP kasi originally dapat Araneta, pero yes, narinig namin marami yatang ano MTRCB sa makukuha sa MTRCB. So, okay, we're gonna do it at the UP Theater. Mm-hmm. We have the Director Scott mm-hmm. uncut version, so we have maganda. The Magic and the Gala mm-hmm. for we're hoping na makastart kami December 15. Mm-hmm. Tapos after that we'll go live stream on December 20. Yan ang plano. Mauna kami sa Metro Manila Film Festival. Natapos na ba yung movie? Tapos na. Napanood mo na? Tomorrow kami magpapanood rin, pero yung post-production tapos na rin. Mm-hmm. Pero anong inaasahan mo sa movie na yan? Exciting kasi ano siya eh, kakaiba. Mm-hmm. Pangalawa, sequel siya dun sa original mm-hmm. na Alan Collett, mm-hmm. Jacqueline Jose, and they're still part of this movie. So, maganda yung story. Sobrang ganda ng story. Oh. And then, yung five boys, very aggressive. Started with Shandy Guzman. So, abangan nyo kasi may frontal. Pero, kailangan sa story ang manager nyo. Ilan na nag-frontal? Sean, Nico, lahat. Halos lahat sila. So, mabubusog ang mata. Na lang pati yung manager nag-front. Ay, talog. So, mabubusog ang mata ng mga makakapanood. Sobrang sulit. Sobra. Pero hindi lang naman yan ang pangbenta dun sa pelikula. Abangan nyo yung ang galing ni Rosana, ang galing ni Miss Jacqueline. Si Jay Manalo, we were doing this one shot, yung eksena. After nung take na yung one take, nagpalampakan lahat. Sobrang galing niya umungol. Na yung umungol. Sino? Na yung Jay Manalo. So, umungol king siya dito? Umungol king siya dito. Sobrang galing niya. Mm-hmm. Abangan nyo rin yung threesome nila ni Miko. Wala! Ayan tayo eh. So, anong feeling pag ganyang hinahalikan ka ng ano, mga artista mo sa anak ng macho dancer? Mababash na naman ako ng fans ni Miko. Ay, ganyan? Pag pauman niyo, ganyan talaga ka-sweet si Miko. Ay, ganyan. Sweet siya. Siya lang yun. Mm-hmm. Siyempre, nakasama mo yung limang artista ng ano, anak ng macho dancer. Pwedeng, anong mga na-discover mo sa kanila? Kay Sean, kay Ricky, kay Miko, kay Mac, si Sean kay Charles. Kasi okay. Aside from the fact that he can really act, he can dance. Yun eh. So, advantage yung pagiging member niya yung Click 5. Uh-huh. Napakalaking advantage nun. Tapos alam niya kung paano or kung saan sasagi ng camera. Mm-hmm. So, hira siyang masabon or masigawan ni Direct Joe Lamangan. Kasi alam niya ang ginagawa. Alam niya, oo. When it comes to Ricky, nakaka-admire sa kanya or nakaka-miss kasi for the first time niya nakakarap sa camera, never siya naka-experience ng in-acting. Totoo, experience. So, nakagulat kasi nagampanan niya. Mm. So, ang hindi lang niya naaral nun, or inaaral niya yung time niya yung shooting is yung angulo lang. Okay. But, kagandaan mas kay Ricky, dahil perfect yung ano niya, yung physique niya, wala siyang pakalam. Uh-huh. Pag sinabi ni Direk, kubad. Kubad. Okay. Wala siyang qualms. Mm-hmm. Si Miko naman, of course, everybody knows how daring, how aggressive he is. Mas gusto pa niyang gawin kasi hindi pinapagawa sa kanya direct. Gawin. Okay. That's why he'll be having his own movie. Mataray. Ay, matapang. Matapang. He'll have his own movie called Dukot King. Yun. Si Miko. Si Mac. Si Mac naman is pareho ni Chan. He's also a dancer but he's a teacher kasi. So, first time din niya umarte. Ay, hindi. Parang hindi. Lumalabas na rin siya sa iba. Oo. And yun, ano rin, aggressive rin. Kasi sila, di ba, sobrang ano, walang naging problema sa set. Gusto nila yung ginagawa nila. Yung magandahan nito. So yun, now that we're doing the shoot for their Victoria, yun, matapang pa rin sila. Maybe because they know that aside from being an actors here, they're also part of as producer. Yun. Si Charles? Oo, oh, si Charles ang pinaka-ingatan ko kasi I really want him to be a matinee icon. But since ang dahil sa famous niyang kilikili, sa anong tawag siyang pamansang kilikili? At saka hindi, yung si Basib King because of what he did kay Chad Kinis. So, yun. Music. We'll
will have something for him na yun. Actually, siya yung bida ng mga batang tundo. Mm. Tsaka yung Super Pogi and Magical Friends. Mm. Each one of them has his own movie na. Ay talaga, may plano na. Oo. May kanya-kanya na silang lima. Pwedeng malaman kung ano yung mga plano mong movie si sa lima? He'll play, aside from being part of that burlesque, ang mga sayaw. Batang Tondo, parang ganito, si Sian ngayon, sa anak na macho dancer, sila, yung kasama niya, supporting. Yung sunod naman, si Charles, mga Batang Tondo, kasama rin. Mm. Then si Ricky will be part of the burlesque, ang mga sayaw. Miko will have his own Dukot King. And, si Mac. He will have his own, the husband. The husband, yung title roller ng husband. And then, yung kay Sean, may pinaplano kami The Boatman. Okay. So I'm still trying to know yung story nung The Boatman noon ni Sarcy Manuel at saka ni Ronnie Lazaro. Ronnie Lazaro. Mm-hmm. Si Mac, meron kami, pero gusto ko i-base yung story na kasi teacher siya. Sir! Yung sir. Pwede. Pwede yung sir sa kanya. But, different angle. Okay. Parang gusto ko, diba dun sa movie ni John Lloyd Cruz na teacher si Jesse Mangiola? Yung kay Vilma Santos ba yun? Yeah. Hindi. Narrate niya? Oo, yung parang ganun. Hindi, Richard Gomez, Gretchen Barreto. Namin yung narrate. Nanirate daw ni John Lloyd. Kasi nanirate. Lang pula. Dito ang gusto ko, si Mac, ang teacher, at may estudyanteng Bading, na bata. Ah. So, bading siya, bading din yung bata. Pero, paano doon lalabas yung ano ang tama at sa mali? Kasi teacher siya. But, of course, yung kid na in love sa kanya, nagwapo siya. So, tingnan natin kung paano iikot yung sa magaling na writer, kung paano nilalaro yung imahinasyon ng tao na nagkailaban naman sila. Nagkataon pa rin yung bading. Bading yung estudyante ng lalaki. Discreet, okay. Pero bading din yung teacher. So, yun. Yun ang gusto ko. After na lumabas yung unang interview ko sa'yo na yung lima, parang kasama sa kita ng pelikula, yeah. Divided by six, di ba? Kanim ako. Oo. Anong reaction mo na yung iba parang hindi naniniwala? Wala ko pakiusap ka nila. Oo. Okay lang kasi hindi naman nila, I mean, di kasi sila kasali sa anim kasi siguro hindi naniniwala. Diba? First time din na nag-film. Oo. Kasi first time sa producer na gagawin yung ganun eh. Actually, bonus lang, lima, bonus lang binibigay eh. Yung sa lima, yung dalawa, meron na. Naibigay na? Oo. Si ano yan? Si... Ang nauna dyan, I'll be honest kasi si Miko was really, ano, siya yung una ko. Next, oh, ayan. Ayan. Ayan, Miko, ha? Talbog then, Miko, ha? Naunas Miko doon kasi just lock tuloy ako sa kaya ng plastic din. Miko, plastic yung rose. Walang amoy. My God. Mababas ka din naman. Then, si Miko nauna na. Si Miko nauna na. Tapos si Ricky. Oh. Ay, hindi nauna si Ricky pala. Kasi nakalipat ay, si Ricky. Oh. Anong reaction mo nang unang makita ang bahay ni Ricky? Di ba na parang nasa squatter? Umiyak kami ni Meg. Yung manager niya? Oo. Oh. Dahil? Kasi nga, hindi ko akalain na may ganong kagwapo, ganong kakinis na nandun sa lugar na yun. Anong reaction ng lumo? Ganon? Naiyak? Ang bigat sa dibdibda. Pero he's a happy person. Parang wala siyang pakialam. Kasi siguro, saan siya, napaka-loving niya sa nanay niya. Eh, si mama niya, nakasundo ko ng agad-agad. Yun. So, yun. Usap kami agad din. Baka maghanap ka nga ng lugar. Kasi mag-artista na, di ba? Tsaka hindi na kami sabi na, gusto ba bumalik dito? Kasi marirape kami doon. Ayaw mo po yun? Na? Marirape? Sa ganung lugar? Hindi, ha? Ayaw po. May nag-aaway nga nun, nagpunta kami. So, yun. Pero nakalipat na siya. Packaging din naman talaga na dapat may maalagay sa ano. Nakalipat na siya sa 4-bedroom house. Anong piling mo na tunay na yung Godfather production? Godfather ka talaga. Oo. Ninong talaga. Naiahon sila sa ano sa kahirapan. Okay. Hindi man sa ano. I mean, I'm happy that I'm na. Instrumento. Nakapagbago tayo ng buhay. Ang tao. Diba? And I know God is smiling at us. So, yun. Hindi naman ano, hindi porke yung
hindi ka nagyayabang eh. Gusto mo lang talaga tumulong eh. Kailangan naman eh. Ganun din naman eh. Masipag siya magtrabaho. So, bigyan mo lang ng break. Maraming ganun. Maraming ganun. Ang kulang lang is break. Kulang lang pagkakataon ng oportunidad. Kung meron akong, kung meron kang kakayaan, bigyan mo. Bigyan mo ng chance. Kasi, for all you know, yung tinulong mo na yun eh, actually, pag tumulong ka, tulong yun. Pero pag umusbong yun, di asap sa pakiramdam na, tumulong ako pero nag-prosper siya. So, yun, pagiging progresibo ng tao, sasabayan mo ng tulong mo, ganda, di ba? Yun. Kaya happy ako. Itong ginagawa mo to base ba sa experience mo nung nagsisimula ka? Okay. Ito yung kagandaan. As a producer, dati kasi ako artista. Yes. So yung dinadaanan nila ngayon, nadaanan ko yan. Okay. Nadaanan ko. And mabigat sa dibdib kasi yung pinagdaanan ko, hindi kasing hirap ng dinadaanan nila. Uh-huh. So, yun. Tapos yung, di ba marami nalulokong bading? Nadaanan ko rin yan. Okay. Naloko din ako eh. So, baka nga hindi nga minsan mga ilang beses. So, ayoko mangyari sa kanila yun, as much as possible. But, may nangyari ng ganun sa kanila eh. May kanya-kanya na silang story ang ganun. Kaya, yun, gabayan mo na, uy, hindi lahat ng naka-long sleeve, akala nyo na bading mayaman. Totoo. Maraming ganun eh. Yung pretending. Diba? Hindi lahat na nag-o-offer, totoo. Meron nga dyan. Papanood yung spirit yan. Mapapanood dyan sa Joel. Sa Joel, yes. Makikita nyo. Kasi yung, hindi ko sinasabing madumi ang showbiz. Basta yung dinaanan ko, sasabihin ko lang. Totoo. Kung ano yung nangyari sa akin. Yun. And then, kayo, mas okay mag-artista, pero hindi madali. Oo. Pero, wala ka namang pinagsisihan sa mga experience mo since Joel Serrano ka ngayon, may narating. Wala akong regrets, pero kung may anak ako, gusto mag-artista? Ayaw mo na. Ito, tinatanong ko sila. Gusto nila eh. Sabi ko sa kanila, it doesn't mean na porque nagbida na kayo dito sa pelikulang to, eh, sikat na kayo. Totoo. Ano, ang suggestion ko, come up with your own business. Negosyo talaga. Negosyo talaga. I mean, more than anything else. Kasi hindi panghabang buhay ang showbiz. Lalo na ngayon, ang dami-dami gusto mong artista. Oo. Para ka nagpapalit ng napkin. Totoo. Ngayon, sikat bukas, hindi na. Yun ba nga, hindi pa nga sumisikat, wala na. Diba? So, yun. Yun yung sa akin. Anong reaction mo, like si Nico, bigyan mo ng house and lot? Diba sa social media, sa Twitter, parang may mga reaction ako nababasa eh. Na jowa ba niya si Nico? Itong mga artistang ito, binibigyan ng mga house and lot? Hindi ko siya jowa ko. Ano lang. Talagang, tinulungan ko lang talaga yung tao. Kasi, tumupad naman siya dun sa deal eh. Na after nung deal na yun, hindi niya nagagawin. Kailangan kong tumupad dun sa commitment ko. And then, as promised, before Christmas, kasi gusto ko kasama niya yung pamilya niya. Kasi nakahiwalay siya sa family. So sabi ko, pag lumipat ka na doon sa bahay mo, dahil 4-bedroom naman yun, ilipat mo na yung pamilya. So yun. At siya yung nauna. Siya yung naunang... Si Ricky din, di ba? Siya yung naunang nabigyan ng bahay. Pero si Ricky yung naunang lumipat. Okay. Kasi yung sa kanya, pinpinturahan. Kasi pinabago yung ano eh. So si Sean daw ang third, sabi ng manager, ni Madam Len? Si Sean. Hindi, si Sean naman, yun may endorsement ng Blackwater. Oo. Oh. And then, may susunod pa. Yun. Kahit na ano, may usapan na kami ni Len na hindi siya under Godfather, of course, may, at least may exclusivity na kung may project, yun. Katulad yung Boatman, gusto ko sa kanya ibigay yun. Pero ang kala ko yung Boatman, sa pagsanghan, yung story ng mga foreigners ba yun? Na mahilig sa mga bata. May ganong story. Dino? Diba? May parang, alam ko may ganong story. Or hindi ko alam kung saan lugar. Yung alin? Yung bankero sila. Tapos ang mga kliyente, mga parokyano, mga foreigners. Oo. Yung minadayo. May ganon. May pelikula rin ganon eh. Ah, meron na ba? Oo, yung... Anong portal? Basta may ganyang pelikula rin na mga bankero. So yun, yun yung ano, yung nakikita kong fit kay Sean. I want heavy acting kay Sean. I really want heavy roles. Kung kaya, kung pwede ko siyang actor Joe Lamangan, i-direct siya ni Brillante. Ni Adolf. E paano kung si Jun Lana mag-direct sa kanya tapos partner si Cocoy de Santos? Anong reaction mo?
Wala. Hindi ko alam sa manager. Ha? Hindi ko alam sa manager kung papayag. Oh, okay lang sa'yo. Na ano? As producer, ano mararamdaman mo? Okay as na una nag-produce sa kanya. Okay lang. Kung okay sa nila. Walang problema. Pero I'm sure meron silang project for their own stars. Mm-hmm. Parang I don't think they'll be needing my my assistance or my help or any co-prod. Parang di siguro nilang kailangan. Kaya nila yun. For Kokoy? Kung may pagkakataon, hindi. Kung sila mag-produce kanila. Pero si, halimbawa si Sean or si Ricky or sino sa mga naging artista mo kukunin doon. Sa doon? Oo. Hey! Hindi kailangan. Parang ano, si Lito. Hindi naman din siguro kailangan. Hindi naman siguro. How I? I know they have their own. So, mapaglaro ang showbiz. Siguro nga. Bahala na. We, anong tawag doon? We cross the bridge when we get there. Oo. Diba? But mayroon silang project, diba? Marami silang project for Coco. May pressure ba sa'yo na ano, syempre galing sa Lino Broca itong pelikulang Anak ng Macho Dancer, di ba? More on kay Direk Joel, yung pressure. Ano, ano nagiging reaction niya? Syempre nakakapagkwentuhan kayo. Ano, ayaw niya mapahiya. Mm-hmm. Kasi, he was part of that first, yung Macho Dancer na una, mm-hmm. na ang nag-direct si Direk Lino Broca. At that time, mm-hmm. artista lang si Direk Joel mm-hmm. naman. So, yung pressure na sa kanya. Mm-hmm. So, pero pasalamat ako tinanggap niya. Mm-hmm. Tapos ito ulit, yung susunod namin gagawin yung burlesque, mm-hmm. yun yung pressure din. Kasi yun nga, yung bida dito, kakaiba din. Pwede na bang ano, i-reveal o hindi pa? Hindi pa. Mm-hmm. Pero yung mga boys, basta kasali sila sa lahat ng movies ng Godfather. Mm-hmm. Habang ginagawa nila yung solo-solo nila, siyempre na-enjoy mo ngayon ang pag-produce, di ba? Kasi nga, lockdown. Ah, ano, dahil yung concerts, reschedule lang. Tagal pa eh. Ano ang dahilan na pwede lang na parang madismaya ka sa pag-produce ng pelikula? Pag inabuso ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, yun lang yung. Pag inabuso yung pagiging generous ko, pag naramdaman ko na hindi na pagmamahal sa trabaho yung ginagawa at ang ginagawa nila ay makaisa. Ngayon, huwag ganun. So, per kumusta naman itong first movie mo? Okay natapos naman. Very smooth. Masayang natapos kasi magkakasundo lang. Tapos naging ano, yung bonding, naging kakaibigan na. So, ganda. Magandang experience. Alam ko naman mag-marketing. Alam ko naman kung paano babawin. So, it's not an issue. Oh, hindi ka natatakot sa point na yon. Hindi ako. Bago ko ito sinimulan, alam ko na kung paano, kung saan ko, paano yung venue papalabas. Alam ko naman. Despite of the situation na pandemic tayo, alam ko naman. Ito na lang, sinong artista yung gustong-gusto mo talaga na sana ito may produce ko? Diba? Yung pag-oo ni Wendell sa movie ko na Joel, it was a dream come true. Okay. Kasi wala talaga ako mapili na artista na pwedeng gumanap na Joel, kundi siya lang talaga. So, I was so grateful and so happy nung umuo siya. Ngayon, kung gusto ko i-produce, si Kokoy. Si Kokoy pa rin? Oo. Talaga? Magaling siya eh. Pero, may proyekto ako na iisip for him. Modestly aside, magaling ako sa ganun. Oo nga. Maano ako doon. Alam mo yun. Yung mga plano mo nung nakikita ko. Title pa lang, alam mo nang, uy, diba? So, yeah, kung papayagan, why not? Oo. I think he's the male version of Nora Honor. I mean, he has that ano. Meron siyang ganung that thing. Because I think he's a good actor.
The Victory kung tawagin ang Robita nung araw, Big De Rosario at Mother Lily Monteverde. Sa palagay mo, saan doon ang isang Joe and Serrano? Pagaluin mo si Viva, si Regal at si Seiko na may kasamang Star Cinema. Ayaw nga pala Star Cinema, kasama na yan ngayon, di ba? Hindi. Ang, siguro may kukumpara ako kay Ma'am Carlos Santos. Okay. Kasi si Madam, she used to be an actress. Mm-hmm. So she knows kung ano yung pangangailangan ng mga artista. Mm-hmm. Compared to Mother Lily, to Boss Vic, and to Robitan, mm-hmm. They're producers, they're businessmen. But ako, nandun ako sa spetong artista ako dati at nagne-negosyo. So, alam ko yung pakiramdam ng artista. Mm-hmm. Alam ko rin yung pangangailangan. Kung baga bago sila umarte, alam ko na. From the food, kaya nga, very particular ako ng shooting sa food. Tinitingnan ko talaga ako yung pagkain. Kasi ayoko nang nalidehado yung artista sa pagkain. Kasi maarte ako sa pagkain. Pati sa accommodation, mm-hmm. yun, hindi isa-isa ko talaga yung kwarto. Maganda pa talaga. Mm-hmm. Maayos pa yung mga artista. Mm-hmm. Hindi ganun akong, ano, may tamang lugar yung pagtitipid. Oo. But, kung magpo-produce ka, at alam mo naman kikita, huwag ka na magtipid. Mm-hmm. Kasi nakita naman eh. Bigyan mo na doon sa artista. Mm-hmm. So, yun. I think more of kay Ma'am. Gusto kong tahakin si Ma'am Charo. But, I really idolize Boss Vic mm-hmm. sa longevity. At saka sa utak ng mag-ano rin. Tsaka, ano, I really admire him because I mean, how old is he? But he looks so young. Mm-hmm. He looks so fresh and good. Mm-hmm. Hindi ko alam pa anong sikreto ni Boss Vic, but... Si ano? Charot? Wala siyang pinagbabago. Parang yung fountain of youth niya. Oo, oh, mabata-bata niya, no? Napansin ko rin. 75 na yun. Yeah, ang kaedad niya yung daddy ko, mm-hmm. but he looks so young. Mm-hmm. I mean, I saw him nung huling birthday niya, kailan lang. Mm-hmm. I was amazed. Parang sabi ko, my God. Kung hindi binanggit na 75, hindi ako maniniwala eh. Oo! Akala ko nga, nasa 60 lang eh. Oo, oo. Kaya sabi ko, wow, Boss Vic. Si Mother Lily naman, nagkita kami. In fairness, in-advise niya ako. Mm-hmm. Anong advice niya? Ano? Muna, sabi niya, walang pera dyan. Ano ngayon? Walang pera dyan. Pero, ano, sabi niya, pero kung na-indul daw yung puso ko, okay lang. Oo. Ako naman ano eh. Okay, pansinin mo, lahat ng ginagawa ko movies, yung title sa akin galing. Mm-hmm. Anak ng Macho Dancer, Burles, Ang Huling Sayaw, Dupot King, Joe, The Life, The Loves, The Love, The Life, The Loves, The Miracles and Life of Joel. Tapos, meron akong Monay, Mga Batang Pondo, Ang Kasambahay, Super Pogi and His Magical Friends, Sir Banat, mm-hmm. yun, yung mga title, doon ako humuhugod ng storya. Yung Burles ang Huling Sayaw, kasi si Alma Concepcion, nagkapelikula ng Huling Sayaw eh. Ah, talaga? Namatay siya. Habang sumasayaw sa ending, patay. Ay, huwag naman gano'n. Oo, di ba? Hindi, Burles Queen yung Huling Sayaw kay Alma. Sige, gawin, sabihin ko na, dito sa Burles ang Huling Sayaw, kasi yung original niyan si Ate V, si Vilma Santos. Oo, then Ina Rimulo. So, we're eyeing na mapasama siya. Oo. Of course, kasi siya. Vilma. May Nora Honor. Ang perfect yung movie na yan. Bongga so, pag nangyari yan. With Vilma. And then yung Bibida. Yun. So, perfect na under Joel Amahan. So, I think, wow. Bongga yung pag natuloy. Sobra. Diba? Sobrang bongga. Oo. Si Ate Guy, nakausap na namin. Mukhang positive naman. Mm. So, si Ate V na lang sana. Mm. We hope and pray na she would have a heart. Panalo yan. Kasi, panalo. Mm. Napakaganda ng story. Nako, ano na, pag nagawa mo yan, ikaw na ang ay. Producer o na mega, mega super producer ano yun, for eh. All season. That idea, naisip ko lang. Mm. So, okay, I think, of course, Ms. Vilma Santos is enough to be part of that. Mo lang siya, special participation kasi original si Burles Queen, di ba? Mm-hmm. But ako rin yung nagkaroon ng idea na to put Ate Guy, yung superstar Nor Honor. Kasi yung story ang nakabuli ng tao dito. Kasi kakaiba yung story. Yun. Ayun. And direct Joel Amao, so na ano siya, na, lalo siyang na-excite nung nalaman niya ganun yung idea.
yun. Ayun. Ito na lang huling tanong. Bakit kailangan naming panoorin ang anak ng macho dancer? Anong meron ito? Una, ang lesson dito is that pag mag-aanak kayo, siguro doon yung kaya. Okay. Kasi kung mapapariwala ng buhay, huwag na muna kayo mag-anak. Okay? Lalo na sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, kung hindi nyo kayang panindigan, kung wala kayong ipon, I'm telling you this, kung puro lang pagmamahal, walang ipon, just forget it. Kasi huwag nyo silang idamay sa hirap ng buhay ninyo. Tama. Lumaki na nga kayong hirap, palalaki yung panghirap. Walang kasalanan yung mga bata. And they are not, hindi sila obligadong panagutan yung pamilya kayo gumawa. Sila dapat nasa eskwelahan, sila dapat nasa mabuting paaralan, nasa mabuting bahay. Yun yung istorya nito. Sinasalamuha dito na yung mga bata, kaya sila anak ng macho dancer. Dahil sa gipit, kumakapit sa pagdalim. And it's all because of their love for their family, which dapat hindi sila eh. Dapat ang may responsibility dito yung nanay at yung tatay, hindi yung mga bata. Tama, tama. So, nagpipilitan silang gawin ng isang bagay, napapariwara sila, hindi dahil sa impromesyo ng ibang tao, no. Gipit eh. So, during the pandemic, napaka-timely nitong movie na to kasi pandemic yung situation. So, dito nyo malalaman, yun, bakit nagiging ganun yung mga kabataan. Now, sa part ni Kyle, role ni Ricky, maganda yung role niya kasi in-abuse siya ng sarili niyang tatay. At wala rin siya magawa kasi anak nga lang din siya. Kaya nga sabi ko nga, kung mag-aanak kayo at hindi niyo kayang panindigan, huwag na lang siguro. Hindi ko sinasabing pa-abort niyo yung anak niyo. But no, mag-plano kayo. Mag-plano kayo. If you're having your own family, ituring niyo talagang ano yun, sa grado din. So, yun. Kailangan niyo panuunin kasi bukod sa very timely yung storya, napaka-daring ng mga scenes and kinakailangan knowing the Joel Amangan. Kinakailangan talagang gawin sa storya kasi alam nga namang yung threesome, nagla-lovemaking, naka-jogging pants. Hindi naman kaka-convincing yung ganong storya. So, yun. Maraming ganon. Maraming threesome. Ang alam ko nga may, ano pa yun, meron pa nangyaring apat. Kasi yung storya kailangan. Panoorin nyo dahil doon yung malalaman bakit. Bakit kailangan gawin ni Kyle or ni Ricky ang makipag-threesome with Nico and with Sean. Maganda ng eksena. So, actually, hindi mo panunuorin yung katawan nila eh. Panunuorin mo yung maano ka, madadala ka na, bakit ganun? Ba't ganun yung tatay? Anong puntos ang binigay mo sa kanila o nagbigay ka ba ng tip na para hindi sila mailang sa mga ganong eksena? Yung threesome, ganun? At nung nanood ako, nagulat ako, handang-handa sila. Okay. Ang ano lang, walang ilagan. Silangan. Wala. Ang nirequire ko lang talaga is that yung hindi kasali sa set to get umalis out from that room, which is okay naman. Para ano, protection din. Paramdaman nila na protected. Yeah. Ako nga na ilang. Ako nga yung parang ayoko sana. But yun nga, dahil importante yung eksena, yun ang note ko. Ang galing, ganda. Take one lang. Si Jay Manalo, ang galing. Sobrang galing. Nahahawa yung gano'n pala, no? Pag magaling yung ano, yung veteranong artista, yung baguhan, nahahawa. So, yun. Tsaka ano, yun, sa mura ni Derek, pag nagmura siya, nilataranta sila. So, takot silang mamura ng pangalawang beses. Gagawin na lang nila ng maayos ng muna pala. Yun. So, yun, abangan nyo. Isang pelikulang natatata, obra. And this movie, hindi siya seasonal. Kahit anong panahon, gusto nyo panoorin. Ayan. Okay, thank you very much. Bongga.